Napaka-tuba ako. Good evening, guys. Hello. Hello, hello, hello. Good evening. Wait lang tayo ng mga taong bayan. Sorry. Medyo magulo dito sa aking room. Ayan. Good evening, everyone. Are you ready for a night to remember? So, medyo maluloka kayo ngayong gabi dahil yung first na prepare ko ay medyo ikagugulantang yung lahat kasi sabi nga natin, we only have 10 days before the board exam. So, sige, pa-share ako ng live natin. Ayan, hello sa 5,000 na viewers. Promise, hindi kayo magsisisi na magpupuyat tayo ngayong gabi. Mag-share lang din ako ng live natin para sa mga pamilya ko manonood. Ayan. Ayan. Sorry, hindi na ako nakapag-naligo. Actually, hindi naligo ako, pero hindi na ako nag-ayos. Pa-share ako, guys, ng live natin. Hello, shout out sa mga team gising dyan. Wait lang, let's go. Share lang tayo ng ating live. Ayan. So, shout out po sa mga, ayan, nag-aaga nyo naman nagbibigay ng stars. Salamat naman po sa paayuda. Ayan. So, good evening everyone. Welcome to Late Night with Prince. This will be 10 days, no? 10 nights for everyone. Although hindi lang ako yung magiging lecturer nyo for the whole 10 days, 10 nights, no? So, usually ang mangyayari niyan, merong mag-i-start na top-notcher na usually yung latest na top-notcher and then susundan ko. So, share muna tayo, then mag-i-start tayo. So, nag-prepare ako ng medyo mahirap munang topic for this night kasi baka sa mga susunod na gabi, maubusan na kayo ng energy. So, mag-start na tayo dun sa topic na medyo mabigat-bigat. Ay, thank you. Ang aga nyo nagbibigay ng stars. So, maghintay lang tayo ng mga taong bayan, no? So, 11,000 watchers na tayo. Mag-i-start tayo pag tayo ay nasa 15,000 viewers na. Thank you so much. Shout out sa mga nagbibigay ng stars. Chesa, Johara, Fatima, Elkises. Hello sa inyong lahat. Ayan. Okay, so before ako mag-start, please like Carl E. Balita page. So ang magla-like, sure na, papasa sa board exam. Papasa pa lang ha. O, i-like ang Carl E. Balita page para paabutin natin ng 10 million ang page ni Sir Carl E. Balita para marami tayong matulungan. Second, pakihanap ang YouTube ni Sir Carl, Dr. Carl Balita YouTube, and then mag-subscribe kayo dyan para marami ulit tayong matulungan. Okay, so siguro at least 1 hour ng lecture ang ibibigay ko sa inyo. Napanood ko kanina si Vince, napakagaling niya sa assessment of learning. And for your information, yung grade niya na 94 ay sobrang taas. Actually, mas mataas siya sa akin, yung prof ed ko, 92 lang. Although, syempre, hindi naman tayo malulungkot dahil may mas mataas na sa atin. Kasi ang ibig sabihin lang yan ay marami talaga tayong natulungan sa ating review dito sa CBRC. Okay, so 13,900. 1,000 na lang, magsisimula na po tayo. Please share. Welcome sa aking room. Itong aking kwarto. Dito ako nag-aaral. Dito ako magpe-prepare for the bar exams next year. So, hopefully, habang kayo ay pagdadasal naming pumasa sa board exam at mag-top sa LET at nursing at iba pang board exam, ako po ay ipagdasal nyo po sana. Ako po sana ay makalusot sa bar exam na to. 300 na lang, magsisimula na po tayo, okay? So ano pong gagawin natin? Hindi po ako gagamit ng any PowerPoint. Hindi ako gagamit ng any visual aid. So anong gagawin natin ngayon? Makikinig lang kayo sa akin. Pwede kayong pumikit. Pwede kayong humiga dyan. Pwede kang kumakain habang nagle-lecture ako. Bibigyan ko lang kayo ng mga napakahalagang mga concepts na feeling ko hindi masyadong naituturo sa inyo or hindi nyo masyadong naaaral kasi nga medyo nakakapag focus tayong lahat dun sa basic. Pero isa kasi sa feeling ko ha, isa sa parang mga nagiging paraan para mag-top ka sa board exam eh yung meron kang alam na hindi alam ng karamihan. Share ko lang sa inyo yung formula na nakuha ko sa CBRC, Nursing Man and Let
napansin ko, pag may question sa review, na alam ng lahat, hindi ko dapat yun kinakatawa. Bakit? Kasi kung alam nila at alam ko rin, hindi ko yun ikakatap sa boards. Ang nakakatakot niyan, pag may question sa board, sa review na hindi ko alam. Kasi nakakatakot yun. Example, sagutin nyo to ha. Chat nyo, paramdam kayo na nandyan kayo. What is the basic functional unit of life? Sige nga, para maramdaman kong nandyan kayo. What is the basic functional unit of life? Okay, so ang sagot po natin dyan ay cell. Pag hindi mo alam yung cell, nako, delikado ka dyan. Anong ibig sabihin yan? Itong tanong na to, alam to ng karamihan. Alam to ng halos lahat ng nagtitake ng LET. So, dapat alam mo. Now, pag hindi mo alam, nako, medyo buti na lang, meron pang isang linggo para makapag-review ka for LET. Kasi nga, sobrang basic nun. Now, pag alam mo yon, huwag kang masyadong matuwa kasi alam yun ng lahat. Okay? Yun yung ibig sabihin. Pag may topic na alam ng lahat, huwag kayong masyadong matutuwa. Alam mo kasi nga, alam nilang lahat. So, hindi mo yung nakakatap. Now, kung meron kang tanong, merong tanong na ikaw lang nakakaalam na hindi alam ng lahat or hindi alam ng karamihan, diyan ka na matuwa. Example, meron tinatawag tayong konsepto na learning treasure within for the 21st century na in advance ng organization na tinatawag na International Commission for the 21st Century. O, ang tanong lagi, ang tanong noon sa board exam na hindi lahat nakakaalam, sino yung primary person doon? Sige nga po, i-chat nyo nga sa akin. Sino yung primary person doon sa learning treasure within for the 21st century na yan? Sige nga po. Sige nga po. Sabihin nyo nga sa akin kung sino na yan. Pag ito alam mo, matuwa ka. Bakit? Konti lang nakakaalam nito. Pag to hindi mo alam, huwag ka matakot. Bakit? Hindi mo to ikakabagsak sa boards. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo siya ikababagsak kasi hindi naman alam ng karamihan. Yun nga lang, pag alam mo, nako, prepare mo na yung tarpaulin. Ibig sabihin yan, mukhang lamang ka na sa mga kasama mong nagre-review. Ang sagot po doon, si Jax Delors. Okay? Ang sagot doon ay si Jax Delors. Okay? So, sige, magsisimula na po ako. Ano po ba ang aking unang topic for this evening? Actually, ang unang topic natin, medyo ikagugulat nyong lahat, medyo maghanda kayo ng mga inumin nyo dyan. Ang topic ko po ay research. Bakit research ang napili ko? Kasi po, napansin ko po, magiging prangka po ako sa inyo, marami po sa inyo, nag-graduate po ng education sa Pilipinas, di ko naman po nila lahat, pero hindi po talaga masyadong naituturo yung research sa schools nila. Di ko alam kung yung teacher yung may problema, kung yung curriculum yung may problema, pero real talk lang po, marami po ako nakakausap na teachers po na hindi talaga masyadong alam kung ano yung konsepto ng research. Na medyo problema nyo yan. Bakit? Lagi ito lumalabas ngayon sa board exam. Actually, hindi lang sa LET. Lahat po ng board exam ngayon, mapa-nursing, mapa-iba pang board exam, nagtatanong sila ng research. Tandaan nyo, yung research na yan napakahalaga. Now, ano ba yung dapat nyong tandaan sa research lang? Actually, hindi nyo naman kailangan aralin yung buong research. Ang bibigay ko lang sa inyo, mga basic concepts na at least if ever man maitanong sa LET, alam na alam nyo na if ever, no? So, unang pag-usapan natin yung konsepto ng basic research at ng applied research. Okay, ulitin ko po, basic research at applied research. So, isulat natin para makatulong sa inyo ng konti. Ano ba kaibahan ng basic at applied research? Wait lang ha. So, from the word basic, ang ibig sabihin lang yan, pure. Ibig sabihin, meron ka lang gustong malawit lang, baliktad. I-mirror lang natin sandali. Okay, bigyan niyo ako ng sandaling minuto para ayusin natin to. Hindi, mali. Okay, isa pa. Ayan, okay. So, meron tayong tinatawag na basic research at applied research. Okay? So, anong gusto kong tatandaan nyo sa dalawang to? Yung isa sa kanila, may gusto ka lang malaman at yung isa sa kanila, may gusto kang masolve na problema. Sa tingin nyo, sino sa kanilang dalawa yung tinatawag din natin na pure research? From the word pure, basic, yun yung hinahanap natin. Basic, pure, kasi may gusto ka lang malaman, may gusto ka lang masagot, may gusto ka lang new knowledge na mailagay sa utak mo, may gusto ka lang ma-discover na new principle, may gusto ka lang malaman na theory. Basta pag sinabing basic research, pure lang to. Kunyari, gusto mo lang malaman, ano bang pinaka-epektong, epektibong gamot para sa HIV? Basic lang yon. Ano ba ang nauna? Itlog o manok? Basic lang yon. Ano ba ang dapat kong unang inumin? Vitamin C ba o yung iron?
Basic lang yon. Again, pag sinabing basic, may gusto ka lang malaman. Okay? May gusto ka lang ma-discover. May gusto ka lang theory. May gusto ka lang malamang knowledge. Napakasimple ng ibig sabihin ng basic research. Now, ano naman yung applied research? Tandaan nyo na lang yung word na solution. May gusto kang isolve. May gusto kang solution sa isang existing na problema. May gusto kang malutas na problema. Ganun lang kasimple. Okay? Now, hindi naman ito yung laging lumalabas sa words actually. Ang laging lumalabas ay yung difference ng quantitative at ng qualitative research. And i-real talk ko po kayo mga teachers, marami po ang hindi pa rin naiintindihan ang difference ng qualitative at ng quantitative research. Ano ba kaibahan ng dalawang yan? Pag sinabi natin quanti, isipin nyo na lang yung letter N. Numbers. Lahat ng pwede mong makompute, lahat ng pwede mong mapatunayan, lahat ng pwede mong mabilang, lahat ng pwedeng lagyan ng numero, ang tawag doon ay quantitative research. Now, pag hindi mo na kayang lagyan ng numero, qualitative na yan. Letter L stands for language. So, pag number, quanti, kapag language, qualitative. Bigyan to kayo ng example. Kunyari, gusto kong malaman ano ba ang experiences ng mga teacher na nagkaroon ng COVID during the pandemic. Okay? Gusto kong malaman ang experiences ng mga teacher na nagkaroon ng COVID during the pandemic. Ang isasagot nyo doon, syempre, qualitative research. Bakit? Hindi mo naman pwedeng lagyan ng numero yung experience. So, ang tawag lang doon, qualitative research. Eh, kunyari naman, gusto mo ikumpara yung grado mo nung college ka sa magiging grado mo sa board exam. Grado mo nung college ka sa magiging grado mo sa board exam. Nung narinig nyo pa lang yung word na grado, dapat alam nyo na yung sagot. Anong sagot doon? Quantitative research. So, napakasimple, okay? Now, ganun ba talaga siya kasimple sa board exam? Hindi, actually. Pag itatanong siya sa board exam, medyo magbibigay sila doon ng mga situations, ng mga concepts, tapos sasabihin mo kung quantitative ba yon or qualitative. Example, isa sa mga nakita kong nabanggit dati, although hindi yun yung mismong tanong, nagaganap daw itong research na to sa laboratory. Sige nga, sagutin nyo. Nagaganap itong research na to sa laboratory. Anong isasagot nyo? Quanti or quali? Laboratory. Isipin nyo, sa laboratory siya nangyayari. O, ang sasagot nyo doon, quantitative. Bakit quantitative? Kasi nga po, sa laboratory, medyo kontrolado natin yung setting doon. Medyo meron tayong control dun sa mangyayari. And pwede naman talagang lagyan ng number yung mga ganong klase ng research. So, pag laboratory, ang sagot doon, quantitative. So, malamang, kung laboratory si quantitative, saan si quali? Si quali, doon naman siya sa field. Diyan papasok yung mga case studies, yung mga field studies, yan ang quali. Sige nga, kung talagang naiintindihan nyo, sabihin nyo na lang dyan sa bahay nyo, pumikit ka na lang, pakinggan mo na lang ako, sabihin mo kung kwan or quali. Okay? Sabihin mo kung kwan or quali. Example, gusto kong pag-aralan ang lived experiences ng mga teacher na nakulong. Lived experiences ng mga teacher na nakakulong. Kwan or quali? Ang sagot doon, quali. Kasi nga, experiences. Eh kunyari, gusto kong gumawa ng tinatawag naman na historical research. Historical research naman. Ano naman kaya yan pag historical research? Malamang, qualitative pa rin. Bakit quali? Hindi mo na naman siya pwedeng lagyan ng numero. How about gusto mo naman kunyari pag-aralan ang kultura ng mga teachers? Kultura ng mga teachers. Kwan ba yan or quali? Still, quali na naman yan. Okay? Very good. Basta pag hindi mo kayang lagyan ng numero, hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang i-measure, ang tawag po dyan ay qualitative research. Okay? So, quantitative pag may numero, qualitative pag walang numero. Ito po yung madaling part ng topic ko ngayon. Okay? Now, punta na tayo sa medyo mahirap na part. Sa research, meron po tayong tinatawag na mga variables. Okay? Okay, ano ba yung mga variables? Okay, sa totoo lang, sa board exam, parang dalawa lang naman yung binabanggit nilang variables doon. Yung independent at saka yung dependent na variable. O, makinig mabuti, mag-ready kayo ng mga chocolate nyo dyan, ng mga inumin nyo dyan. Hindi po ito ganun kasimpleng topic. Actually, kahit kami sa nursing, pag nire-review namin to, medyo nahihirapan kami. So, you have to prepare yourself. Okay? So, ready nyo yung sarili nyo. Mag-ready kayo ng mga sugar nyo dyan para hindi kayo mahirapan sa topic natin. Now, yung dalawang sinasabi kong variable, yun yung independent at saka yung dependent variable. Yun yung laging lumalabas sa LET. Although may pangatlo pa. Yung pangatlong yun, yun
yung tinatawag natin na intervening or yung extraneous variable. Sige, unahin ko na si intervening variable na tinatawag. Sino ba si intervening variable? Okay, unahin na natin to. Si intervening variable. Si intervening variable, hindi siya yung independent, hindi rin siya yung dependent, pero pwede siyang maka-apekto dun sa research. Actually, siya yung magkakos ng pagiging unreliable ng research. Siya yung magkakos ng threat na hindi magiging accurate, hindi magiging reliable yung research natin. Example, yung age, yung gender, pwedeng yung ugali, basta hindi siya yung mismong variable. Kunyari, gusto mong pag-aralan yung effect to ng isang gamot sa sexual performance ng isang teacher, pero yung isa sa mga participants mo dun sa study mo eh sobrang tanda na alam naman natin na medyo hindi na magkakaroon ng erection or talagang wala nang masyadong epekto sa kanilang sexual activity, so pwedeng makaapekto yung age nung matandang teacher na yon sa magiging resulta ng research mo. So, ang tawag doon ay intervening or pwede rin tawaging extraneous variable. Ano bang ibig? Uy, may nag-send ng Gcash. Thank you so much, Ma'am J. Ann Lee. Okay, so ano ba tong intervening na to? Again, hindi siya yung independent, hindi siya yung dependent, pero pwede siyang maka-apekto dun sa research natin. Pwede siyang mag-cause ng threat sa validity at sa reliability ng ating research. Kumbaga, gagawin niyang hindi masyadong kapani-paniwala ang research. Example nga, yung age, yung gender, at yung iba pa na pwedeng maka-apekto nga doon sa research natin. Now, ano ba yung laging lumalabas sa let na variables? Yun na si independent at saka si dependent variable. Now, hindi pwedeng hindi nyo to alam kasi mahihirapan kayong intindihin ang mga research, ang research rather, kapag hindi nyo naiintindihan kung ano yung mga variables na to. Si independent, siya yung tinatawag nating cause. Siya yung presume na dahilan. Siya yung pwedeng maging cause kung bakit mangyayari yung result. So, kunyari, gusto mong pag-aralan, may epekto ba yung pagiging positibo mo sa buhay sa magiging performance mo sa LET? Ulitin ko, gusto mong pag-aralan kung may epekto ba, may nagiging resulta ba yung pagiging positibo mo sa buhay sa magiging performance mo sa LET. So, ano kaya dun yung independent variable? Bago mo malaman kung ano yung independent variable dun, syempre, tanungin mo muna yung sarili mo kung ano ba yung mga variables. Now, medyo mahirap mahanap yung mga variables kapag titignan mo yung buong sentence talaga. Pero kumbaga, kung may technique man akong ituturo sa inyo, tignan nyo na lang yung title. Tapos makikita nyo dun sa title yung mauuna, usually yun yung cause. Tapos yung dulo, usually yun yung effect. Kunyari, ang title is the relationship between your grades in college and your grade in LET. O, ganun. The relationship or the correlation between your grades in college and your grades in LET. Malamang, yung grade mo sa college, yun na yung cause, and yung grade mo sa LET, yun na yung effect. Diba? Siyempre malamang, yung mauuna doon, yung grade mo nung college. Diba? Mauuna doon, yung grade mo nung college. Susunod, epekto, yung grade mo sa LET. So malamang, kung tatanungin kayo, ano yung grade mo nung college? Is that cause or effect? Ang sagot, cause. So malamang, is that independent or dependent? Ang sagot, that would be your independent variable. Okay? Gets niyo po ba? Independent, yun yung cause. So isulat natin, independent, siya yung dahilan. Malamang, ano yung dependent? Siya yung epekto. Siya yung magiging resulta. Siya normally, yung nasa dulo na nung research mo. Okay, kunyari, sinabi nga natin kanina, what is the effect or the relationship between your grade in college and your grade in LET? Grade in college and your grade in LET, or grade mo sa LET. So, ang sinabi natin, ang independent doon, grade sa college, so malamang yung grade mo sa LET, yun yung dependent variable. Okay? Grade sa college, yun yung cause, independent, and grade sa LET, yun yung dependent, yun yung effect. Now, eto yung lumabas sa LET dati. Makinig mabuti ha, para hindi kayo magkamali. Ang sabi doon, dalawang version actually yun ng tanong sa LET, meron doon isa na mas matagal ka raw nagtuturo sa school, mas magiging maganda raw ang performance mo sa school. Ulitin ko ha, isang version ng tanong sa LET, mas matagal ka raw nagtuturo doon sa school, mas magaling daw yung performance mo doon sa school na yon. So isulat natin yung dalawang variable ha, matagal ka na doon sa school, so years in teaching.
And yung performance mo, mas maganda, so performance. Ulitin ko ha. Sabi dun sa tanong sa let, uy, thank you sa mga nagsasend ng GCash ha. O mamaya na tayo magbigayan yan, mag-aral muna tayo ha. So ulitin natin. So again, ang isa sa mga lumabas sa let dati, ito yung tanong ha. Mas matagal daw si teacher na nagtuturo, mas magaling daw yung performance niya sa pagtuturo. So, nakuha na natin, ano ba yung dalawang variable? So, una, yung years niya sa pagtuturo, and yung pangalawang variable, yung magiging performance niya. Sige, bigyan ko kayo ng mga 10 segundo. Sabihin niyo sa akin, alin dito sa dalawa yung cause, at alin dito sa dalawa yung effect. At since malalaman mo na kung ano yung cause, so malamang sino dito yung independent at sino dito yung dependent. So ulitin ko ha, ang title daw ng research, yung topic dun sa research na yun, lumabas sa let dati, mas matagal daw si teacher na nagtuturo, mas magaling daw yung performance niya. The longer the years in teaching, the longer the years in service, the better the performance of the teacher. So ang gagawin natin, hanapin natin yung cause at hanapin natin yung effect. Okay, sagutin na natin. Okay, so malamang alin dito ang cause? Ano ba nauuna? Yung tagal niya sa serbisyo o yung magiging performance niya? Isipin niyo mabuti, habang tumatagal sa serbisyo, lalong gumagaling. So pag hindi pa masyadong matagal, edi hindi pa magaling. So malamang anong mauuna? Yung years niya o yung performance niya? Ang sagot, yung years niya. So yung years niya, ito ang ating cause. Ito ang ating independent variable. So malamang, yung performance, yan ang ating effect, yan ang ating dependent variable. Sana tama kayo sa mga tumama. Sige nga po, pakipusuan po kung kayo ay tumama. So ang isasagot nyo doon sa let question na yun, if ever tinanong kayo, ano doon ang dependent variable? Performance. Okay? Ang isasagot nyo doon, yung performance. Kasi ang tanong, dependent. May isa pang version ng tanong nun sa let. Ang tanong lang doon ay yung parang, yun parang ganun din. Pero ang tanong ulit, ang sagot na naman doon ay yearly performance ng teacher. So siguro, kung talagang medyo hindi mo to na-gets, tandaan mo na lang siguro, na if ever maulit to sa let, ang hanapin nyo, pag sinabing dependent, performance. Okay, very good si Julian. Very good. Okay, maraming salamat sa mga nagsasend ng star. Okay, focus na tayo, okay, sa next question, sa next topic natin. So ulitin ko ha, pag sinabi nating cause, independent yan. Pag sinabi nating effect, dependent yan. Kaya huwag nyo kalimutan, ginagamit namin ito sa review, CIDE. Okay, CIDE. Cause, independent, dependent effect. Okay, huwag nyo kalimutan ha. Cause, independent, dependent effect. Uy, ang daming nag-send sa GCash. Maraming salamat po. Makakatulong po yan sa aking lolo. Mamaya na ako magkikwento kung bakit ako nagla-live dito ha. So, mag-aral muna tayo. Now, isa pa sa mga dapat alam nyo sa research ay yung konsepto ng hypothesis. Okay? Ano ba kasi ang hypothesis? Alam natin lahat, inaral natin nung tayo ay elementary pa, ang hypothesis ay educated guess. Hindi lang ito basta-basta hula, hindi lang ito basta-basta guess, ito ay educated guess. Ibig sabihin, medyo nasusuportahan to ng konting kaalaman mo, konting study, konting research, although hindi ka pa sigurado. At meron tayong dalawang uri ng hypothesis, medyo madali to. Yung isa, null hypothesis, at yung isa, alternative hypothesis. Okay? Ano bang ibig sabihin ng null? O, di ba ang ibig sabihin ng null? Wala, void. So, ibig sabihin, pag null hypothesis, siya yung negative. And yung kabaligtaran ng null, which is alternative, siya yung positive. Napakasimple, okay? Ang hypothesis, parang ito yung hula mo, pero yung hula na educated. Ito yung hula na may laman. Ito yung hula na may basihan. Ito yung hula na medyo may konti ka namang pinagkukuhanan ng dahilan kung bakit yun yung hula mo. Pag sinabing null, ito yung negative. And pag sinabing alternative, ito yung positive. Example, sabi mo, there is no significant relationship between my grade in college and my grade in let. Ulitin ko. There is no significant relationship between my grade in college and grade and my grade in let. Oh, common sense. Ano na yan? Null or alternative? Ang sagot, null yun kasi negative. Napakasimple na. So medyo dapat hindi kayo magkakamali pag pinag-usapan ang null at alternative hypothesis. Ang mahirap sa hypothesis ay yung type 1 at yung type 2 error. Okay? So medyo kumapit kayo dyan, ituturo natin to ng malala, okay? Itong topic ko po, hindi po ito masyadong lumalabas sa let. Pero pag ito po lumabas sa let at alam mo, bingo ka dyan, top-notcher ka dyan. Bakit?
hindi lahat ng nagtitake ng LET na iintindihan ang research. Kung nangangarap kang mag-top ng board exam, dapat may alam ka na hindi alam ng karamihan. Example, nung nag-board exam ako, isa sa mga lamang ko, nurse ako noon. Ah, nurse ako, hanggang yun naman. Nurse ako nung nag-take ako. At since nurse ako, alam ko yung konsepto ng mga Piaget, Freud, Erikson, yung mga assimilation, accommodation. At nung batch ko, ang daming tanong tungkol doon. At since ang daming tanong tungkol doon, nasagot ko yun, at hindi yun alam ng mga kasabayan ko, kaya yun, medyo nakalamang tayo ng malayo-layo. Nung time ko, hindi pa normal na nakaka-line of 9 ang mga nagtitake ng LET sa Prof. Ed. Ako pa lang yata noon yung naka-line of 9 sa Prof. Ed. Ngayon, medyo marami nang nag-line of 9 sa Prof. Ed. Siyempre, magagaling na ang mga lecturers ng CBRC. So, yung mga top-notchers natin, line of 9 na talaga yung mga yan. No? So, maraming salamat po sa mga nagsisend ng GK. Ulitin natin ha! Yung GCash po naka-pin po dyan. Pero mamaya na yan. Focus tayo sa errors ng hypothesis. Bakit ba kasi nagkakaroon ng error sa hypothesis natin? Tandaan nyo, sa research natin, ang binabanggit natin ay yung null hypothesis. Bakit yung null ang binabanggit sa research? Kasi siya yung may statistical significance. Okay, ulitin ko ha. Bakit binabanggit si null hypothesis sa research? Kasi siya yung may statistical significance. Now, minsan, si researcher, nire-reject niya yung null kahit hindi naman talaga dapat nire-reject. Or minsan, si researcher, ina-accept niya si null kahit hindi naman dapat ina-accept. Ulitin ko ha. Huwag nyo kalimutan, madali lang yung topic ko kanina. Sino ulit ang negative? Si null. Sino ulit ang positive? Si alternative. Sinong binabanggit sa research? Si null. Bakit? Siya ang may statistical significance. Anong pwedeng mangyari? Minsan, tinatanggap si null kahit di naman talaga dapat tanggapin. Or minsan, nire-reject si null kahit hindi naman dapat nire-reject si null. Si type 1, siya yung nireject mo si null kahit dapat si type 1 siya yung ni-reject mo kahit hindi mo naman talaga dapat ni-reject. Okay? And then si type 2 inaccept mo kahit hindi mo naman talaga dapat ina-accept. Okay? So ulitin natin ha, huwag niyo kakalimutan. Maraming nalilito kasi si null hypothesis ang binabanggit sa research. Bakit ganun? Hindi ba dapat yung positive yung banggitin natin? Bakit ang binabanggit natin ay yung mismong negative? Kasi nga, siya po ang may statistical significance. Ulitin ko po ha, si negative ang binabanggit kasi siya ang may statistical significance. Now, ito yung nagiging problema dyan. Minsan, nire-reject mo si null kahit hindi mo naman talaga dapat siya nire-reject. Ang tawag doon, type 1 error. Okay? Ang tawag doon, type 1 error. Minsan naman, ina-accept mo si null kahit hindi mo naman dapat siya ina-accept. Ang tawag doon ay type 2 error. So, isipin nyo na lang, RNAN. Okay? Type 1, RN. Type 2, AN. Rejected si null, type 1. Accepted si null, type 2. Okay? So, yan yung mga medyo mahirap pong topic ha sa research. Okay? Hello kay Aya. May baby daw na mega iyak sa flight. Naalala kita. Okay. Ito na lang daw ang chance na matulog. Oo nga naman. Okay? So, yun po yung dapat yung alam sa hypothesis. Okay? Kasi if ever, kunyari, tinanong ka sa board exam, ano ang type 1 error? Ano ang type 2 error? Wala na. Ano na lang gagawin mo dun? Wala na. Hula ka na lang. Diba? So, at least ito, alam mo. Ulitin ko ha. Type 1 RN, type 2 AN. Paano naging type 1 RN? Type 1 error, ni-reject si null kahit dapat mo namang inaccept, 'di ba? Type 2 AN, ito yung inaccept mo si null kahit dapat siya ay ni-reject. Okay? Next, isa pa sa mga topics. Okay, sige nga. Anuhin nga muna natin 'tong mga pa-stars ng mga taong bayan. Hello kay Nicknack, Brendaline, thank you sa mga nag-send ng GCash ha. Ayan, thank you kay Ma'am Teresa Kayaba sa GCash. Thank you so much. Wait lang, basahin ko nga yung mga nag-send ng GCash dito. Thank you kayo maisa-isa lahat. Pasensya na po. Thank you so much po. So, share ko lang po, no? So, si Sir Carl po ay pinayagan akong makapag-live dito sa, ano, sa kanyang Facebook page. Kasi ako ay humingi ng tulong sa kanya. Kasi yung lolo ko last
last month na hospital and medyo napagastos tayo, so humingi ako ng tulong, sir, baka naman, sabi ko, pwedeng mag-live dyan and makahingi lang ng ano, ng konting support sa mga live viewers mo, and ayan, binigyan niya ako ng pagkakataon. Thank you, Sir Carl. And tuloy na natin ang ating lecture. Sa mga nagsasend po ng stars, thank you so much. Sa mga nagsasend ng GCash, thank you so much, mag-aral na tayo, okay? Now, isa pa sa medyo hindi naiintindihan ng mga nagtitake ng LET, specifically yung mga ayaw talaga ng research, ay yung konsepto ng sampling. Okay? Ano ba kasi ang dapat naiintindihan nyo sa konsepto ng sampling? Okay? Ang konsepto po ng sampling, ito po yung kukuha ka ng representative ng population. Okay? Kukuha ka ng representative. Thank you, Ma'am Andrea Zerbito, sa iyong pa-GCash. Okay? Again, kukuha ka ng representative ng buong population. Kunyari, oh, meron ako dito ang French fries. Ito po bang French fries? Kailangan ko bang ubusin para malaman ko kung masarap siya o hindi siya masarap? Ang sagot, hindi. Kukuha lang ako ng konti. Titikim lang ako ng konti. Pag natikman ko yung konti na yon at nasarapan ako, ibig sabihin, itong buong to, masarap na siya. Ibig sabihin, kumuha lang ako ng representative ng buong population. Ang tawag nga po doon ay sampling. Okay? Na medyo maraming nawiwindang. Ba't sila nawiwindang? Medyo hindi nila naiintindihan. Uy, thank you kay Ma'am Myrene Domingo. Ang laki ng binigay niya. Uy, Ma'am Dulce, ang laki lalo. Thank you so much. Now, ano ba kailangan nyo naiintindihan sa sampling? Kailangan nating masigurado na totoong magbibigay ito ng representative ng buong population. Minsan kasi, kumuha ka nga ng sample, pero yung sample na yon hindi naman talaga siya magbibigay ng representasyon ng buong population. Bigyan ko kayo ng example. Kunyari, nagluluto ka ng kahit na anong ulam, tapos hindi mo masyadong hinalo. Thank you, Ma'am Nor Hakima. Hindi mo masyadong hinalo. Hindi mo masyadong hinalo yung ano. Hindi mo masyadong hinalo yung niluluto mo. Tapos ang nakuha mong part ng niluluto mo ay yung pinakamaraming ingredients. So nung tinikman mo, sabi mo, ang sarap. Tapos nung pinakain mo yung pagkain na yon, hindi pala siya masarap. Bakit siya hindi masarap? Kasi hindi mo naman talaga siya hinalo. So ibig sabihin, hindi naman talaga masarap yung niluto mong yon. Nasarapan ka lang dun lang sa part, okay? Nasarapan ka lang dun lang sa part na nakuha mo kasi nga yung part na yon, yun yung maraming ingredients. So anong sisiguraduhin nyo kapag kayo ay magsasample? Make sure na lahat magkakaroon ng equal opportunity. Diyan papasok si probability at si non-probability sampling. Ulitin ko ha. Diyan papasok si probability at si non-probability sampling. Sa tingin nyo, isipin nyo dyan sa sarili nyo, sa bahay nyo. Thank you kay Ma'am Eva Brenda. Isipin nyo dyan sa bahay nyo. Sino dyan ang maganda? Kasi equal chances lahat. Thank you, Ma'am Mary Lou. Sino dito ang lahat may equal chances tayo? Thank you, Ma'am Charlene. Sino dito ang lahat ng population, lahat ng tao doon sa grupo ay pwedeng mapili? Ang sagot, probability sampling. So, tandaan nyo, dito sa probability, lahat may equal chances. Ano ba kasing ibig sabihin ko dito ng equal chances? Lahat dito magkakaroon ng pagkakataong mapili. Lahat dito, thank you, Ma'am Leia. Lahat dito magkakaroon ng pagkakataong mapili. Anong ibig sabihin nun? Example. Nilagay ko lahat ng pangalan, thank you, Ma'am Gaiwa. Nilagay ko lahat ng pangalan sa fishbowl. Nilagay ko lahat ng pangalan sa fishbowl. Tas pipikit ako, tas bubunot ako. Tanungin niyo 'yung sarili niyo. Lahat ba ng taong may pangalan sa loob ng fishbowl pwedeng mapili? May chance ang mapili. Mag-yes or no kayo diyan sa bahay niyo. Ilalagay ko lahat ng pangalan nila sa fishbowl. Ipikit ako, bubunot ako. Sa tingin nyo, lahat ba may pagkakataong mapili? Thank you, Ma'am Mary Grace. Lahat ba may pagkakataong mapili? Ang sagot, opo. Bakit? Kasi lahat naman sila may pangalan dun sa loob. So, anong sagot? Thank you, Domingo. So, anong sagot? Probability sampling po yun. Okay? Probability sampling. Bakit siya naging probability sampling? Thank you, Ma'am Christine. Kasi nga, lahat may equal chance. So, sa tingin nyo, sagutin nyo ako dyan sa bahay nyo. Ang probability, bias or not bias? Tingin nyo, may bias ito o walang bias? Ang sagot, wala po siyang bias. Okay? So, hindi siya bias. Kasi nga, may equal chances. Thank you, Ma'am Maris. Ang laki ng binigay niya sa GCash. Makakatulong po yan sa amin. So, again, not bias. Hindi po siya bias. Lahat may equal chance. So, malamang, si non-prob, siya na yung
bias. Okay? Siya na yung bias. Sige nga po, magbibigay ako ng mga example. Sasabihin nyo sa akin kung probability sampling or non-probability sampling ito. Okay? Thank you sa mga nagbibigay ha. Ang laking tulong po. Promise, bibigyan ko kayo ng marami-raming lecture ngayong gabi. So, ulitin natin ha. Sasabihin nyo sa akin, sa buhay nyo na lang, prob or non-prob. Okay? Prob or non-prob. So, gagawin ko, lahat ng pwedeng mapili, bibigyan ko sila ng tag-iisang number. Tapos yung number na yan, ilalagay ko sa loob ng ruleta. Tapos bubunot ako doon sa ruleta. Prob or non-prob? Sa tingin nyo. Thank you, Ma'am Heidi. Prob or non-prob? Thank you, Ma'am Annalyn. Prob or non-prob? Ang sagot doon, probability. Bakit? Lahat naman nagkaroon ng tsansa kasi lahat naman may number. Okay? Okay, paano kung ganito? Sabi ko, gusto kong pag-aralan kung kamusta ang mga naging experiences ng mga naging teacher, ng mga teacher na nag-take ng let nung pandemic. Gusto ko malaman yung experience ng mga teacher na nag-take ng let nung pandemic. Pero sabi ko, since wala akong masyadong pera, wala akong pang-ikot sa buong Pilipinas, ang pupuntahan ko na lang yung mga taga La Union. Oh my God, thank you so much kay Ma'am Ferds. Ang laki nung binigay niya, Ma'am Anna Marie. Uy, totoo ba to? Thank you so much, ha? Uy, grabe. Thank you po. Wait lang, ha? Uy, grabe yung binigay niya. Thank you so much. Mamaya babasahin ko po yung ano mo, message mo. Thank you so much. Oh my God. Grabe. Sana mag-top ka po. Okay, nagulat ako sa binigay mo. Oh my God. Grabe naman po yun. Kahit po konti lang, okay na po yun. Okay, so ulitin natin, ha? Sabi ko, gusto kong pag-aralan yung mga nag-take ng let ng pandemic. Pero sabi ko, wala akong pera para ikutin ang buong Pilipinas. Sige na nga, yung mga Tagalaon nyo na lang. Ma'am Christine, thank you so much. Ma'am Liz, again, Tagalaon nyo. Ang sagot po doon ay non-probability. Bakit? Convenience lang yon. Depende sa convenience ko. Depende sa kung ano yung komportable ako. Okay? Now, eto na po yung lumabas sa let dati. Okay? Makinig na mabuti. Pag sinabi ko pong lumabas sa let, medyo mag-ready ka na ng notebook mo dyan kasi malamang ito yung baka maulit. Okay? So, ito po yung tanong nun. Ay, hindi ko na po maalala talaga yung eksaktong nakalagay doon na sakit, pero parang gustong mag-research ng isang teacher ng sa isang particular na sakit. Ang problema, wala daw siyang masyadong kilalang may sakit. Kunyari na lang, HIV. Kunyari na lang, HIV. So, ang ginawa daw po niya, naghanap lang po siya ng isang kakilala niyang may HIV. Naghanap siya ng isang kakilala niyang may HIV. Tapos, yung may HIV na kakilala niya, tinanong niya kung may kakilala. Tapos tinanong niya kung may kakilala yung may kakilala. Tapos tinanong niya kung may kakilala yung may kakilala. Tinanong niya yung may kakilala. Parang ganon yung nangyari. O, sagutin niyo muna bago ko sabihin yung mismong lumabas sa let. Prob ba yun or non-prob? Ulitin ko ha. Di niya naman kilala lahat ng may HIV, di ba? So ang ginawa niya, yung isang may HIV na kakilala niya, tinanong niya, may kakilala ka bang may HIV pa? Tapos tinuro dun sa may HIV na isa. Tapos yung may isang HIV, tinuro pa. May kilala ka bang may HIV pa? Tapos tinuro pa. May kilala ka bang may HIV pa? Tapos tinuro pa. May kilala ka bang may HIV pa? Tapos tinuro pa ng tinuro ng tinuro ng tinuro. O, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Prob yun or non-prob? Thank you, Ma'am Stella Marie. Prob yun or non-prob? Prob yun or non-prob? Ang sagot ay non-prob yun. Non-prob yun, di ba? Kasi hindi naman niya kilala lahat ng nagkaroon ng HIV, di ba? Ang tanong doon, anong klaseng sampling technique daw yung ginamit nung teacher researcher na yon? Very good daw si Chari, nasagot niya. Okay, very good si Bea, ang galing. I think nag-attend yan ng face-to-face ng CBRC. So sa mga nanonood dyan ng mga March 2023 let taker, alam niyo na. Review na tayo sa CBRC. Yung mga CBRC dyan na magti-take ng October, alam nyo ang sagot dyan? Ang sagot ay snowballing. Okay? Baka lang maulit sa let ha, isulat nyo. Ang tawag po dyan ay snowballing sampling technique. Snowballing, pwede rin tawaging chain sampling. Pwede rin tawaging networking. This is an example of a non-probability sampling technique. Okay? This is an example of a non-probability sampling technique wherein ang gagawin lang ni researcher ay yung konsepto ng word of mouth. Thank you, Ma'am Lucilin Napone. Again, ang ginagawa lang ni researcher dito ay yung konsepto ng word of mouth. Charity Salaber, thank you so much. Again, word of mouth. Ano ibig sabihin ng word of mouth? Yung kung sino yung kakilala, yung kakilala ng kakilala. So again, hindi po siya magandang uri ng sampling technique kasi siya ay
bias, siya ay hindi nagbibigay ng equal chance, siya ay again, non-probability sampling. Okay? And isa pang topic sa research na medyo hindi masyadong naiintindihan ng karamihan ay yung tinatawag natin na scales of measurement. Okay? Scales, thank you po sa mga nagbigay. Starsman po at Gcash. Again, scales of measurement. Apat yan. Sulat, isusulat ko lang ha. Sige, isulat nyo sa bahay nyo habang sinasabi ko. Nominal, ordinal, interval, at ratio. Ulitin ko ha. Ang tawag sa apat na yan, yung measure, scales of measurement na yan, ay nominal, ordinal, interval, at ratio. Ano ba tong mga to? Ito yung, actually, ang mahirap lang naman dyan, yung interval at ratio. Ito yung ika-categorize mo yung mga variables, yung mga concepts, yung mga numbers, or depende kung anong concepts ang gusto mong i-measure or gawaan ng ano ng measurement. Tapos depende kung may bearing ba, kung wala bang bearing, kung name lang ba, kung category lang ba, kung may difference ba or whatsoever. So explain ko sa inyo isa-isa, no? So medyo mahirap din po ito, kaya i-prepare niya yung sarili niya, ha? Jane Belara, thank you so much. Ruth, thank you so much. Now, unahin na natin si nominal. Si nominal, yung pinaka-mababa, siya yung lowest form ng measurement. Bakit siya lowest form ng measurement? Kasi nga, wala siyang bearing. Wala siyang weight, wala siyang rank, wala siyang order, wala siyang ibig sabihin. Example, thank you, Ma'am Christelle. Example, gender. Gusto mo lang ano, gusto mo lang i-categorize sila depende kung babae or lalaki. May mas mataas ba between lalaki or babae? Sagutin niyo nga. May mas mataas ba between lalaki or babae? Ang sagot, wala. Ibig sabihin, ang tawag lang doon, nominal. Again, nominal, no rank, no weight, no anything. Walang ibig sabihin, no? Tawag lang doon, nominal. Now, si ordinal, may order na siya. From the word ordinal, may order na siya, may rank na siya, may ibig sabihin na siya. Okay? Pero hindi equal yung layo nung isa dun sa isa. Hindi equal yung layo nung pangalawa dun sa pangatlo. Hindi equal yung layo nung pangatlo sa pang-apat. Example, ako 'di ba top 1 ako sa LET. Ang rating ko noon 92. Yung top 2 namin 91.2 lang. So 0.8 yung layo. Tapos yung top 3 namin yata 90.8 o di 0.4 yung layo. Napansin nyo? Si top 1, sorry sinisip na ko. Si top 1 92, 'di ba? Tapos si top 2 91.2. Tapos si top 3, 90.8. O, tingnan mo yung difference nilang nila. Hindi pare-pareho, hindi equal. 0.8, tapos yung isa 0.4. So, ang tawag lang dun, ordinal. Bakit siya naging ordinal? Kasi may bearing. Mas magaling talaga si 1 kesa kay 2. Tapos mas magaling si 2 kesa kay 3. Yun nga lang, hindi naman siya equal na layo. No? Hindi equal yung interval, kumbaga. Thank you, Ma'am Joanne. Thank you sa lahat na naiyak ako actually sa mga binibigay nyo. Pero mamaya ako magdadrama, okay? Thank you so much. Magturo muna tayo. So, ulitin natin ha. So, si nominal, walang bearing. Si ordinal, may bearing pero walang equal na interval. Sige, dito muna tayo kung talagang nagets nyo. Sagot kayo dyan sa bahay nyo ha. Sabihin nyo sa akin kung nominal or ordinal yung hinahanap ko. Civil status. Civil status. Ano ba ang mga civil status? Thank you, Aloha. Civil status. Di ba yan yung single? Thank you, Genevieve. Single, married, widow, separated. O ano kaya yun? Nominal yun or ordinal? Ang sagot dyan ay nominal. Bakit nominal? Wala namang mas mataas. Wala namang, hindi naman mas mataas yung married sa single. Hindi naman mas mataas yung widow sa separated, mga ganun. So, nominal lang yon, okay? How about religion? Sige nga, how about religion? Thank you, Julius Star. How about religion? Thank you so much, Ma'am Maria Chona. Ay, ang laki nung binigay niya. Thank you, makakatulong yan sa Bicol. Again, how about religion? Example, Roman Catholic, Iglesia ni Cristo. Ano pa ba yung mga religion natin? Islam, di ba? So, ano pa rin yun? Nominal. Very good si Venus tsaka si Arian, no? Nominal pa rin. Bakit nominal? Wala naman talagang mas mataas doon sa mga ano na yun. Thank you, Aiza. Wala naman talagang mas mataas doon, no? Okay. How about educational attainment? Sige nga. How about educational attainment? How about educational attainment? Educational attainment. Okay, educational attainment. So malamang high school graduate mas mataas kaysa kay elementary, college graduate mas mataas kay high school mas mataas sa preschool. So malamang ano na 'yon?
ordinal na yon. Pero napansin nyo, kahit pa ordinal siya, hindi naman magkapareho yung layo ni preschool, kay elementary, kay high school, kay college. Okay? So, ang tawag lang doon, ordinal. Okay? Now, medyo mas mahirap na na-part. Si interval at saka si ratio, para rin talaga siyang ordinal. So, may rank, may order, may mas mataas, may ibig sabihin. Pero, si interval, equal na yung layo nung bawat isa sa isa't isa. Okay? Equal na. Thank you, Ma'am Marivic. Equal na yung layo nila. O, kunyari, difficulty index. Diba yung difficulty index, pag very difficult, 0 to 0.20. Pag difficult, 0.21 to 0.40. Pag moderate, 0.41 to 0.60. Kapag easy, 0.61 to 0.80. And kapag very easy, 0.61 to 0.80. And very easy, 0.81 to 1. Ano napansin nyo? 0.20 yung layo nung bawat isa doon sa bawat isa, di ba? Ibig sabihin, hindi na lang siya basta ordinal. Pwedeng interval na siya or ratio na siya. Now, ano bang kaibahan ng interval at ratio? Ano ba kaibahan ng interval at ratio? Si interval, wala siyang true zero. Wala siyang totoong zero. Thank you, Ma'am Michelle. Ibig sabihin nito, thank you, John Robert. Ibig sabihin nito, kahit patawagin mo siyang zero, hindi siya totoong zero. Hindi siya totoong betlog. Zero lang siya, pero hindi talaga siya zero. Okay? And si ratio, siya po yung totoong may zero. Siya yung may true zero. Ibig sabihin, pag thank you, Ma'am Jessly, ang laki rin ng binigay niya. Oh my God. Ibi-bless kayo ni Lord, promise. Okay, thank you so much. Sige. So, ulitin ko ha. Pag sinabi nating interval, ito yung wala talaga siyang true zero. Kahit patawagin mo siyang zero, hindi siya totoong zero. Kunyari, 0 degrees Celsius. Di ba pag sinabing 0 degrees Celsius, zero nga, pero hindi naman totoong wala siyang temperature eh. Di ba? So, wala siyang true zero. And pag sinabing ratio, siya yung may true zero. Okay? Siya yung may true zero. Pero ang lagi pong lumalabas yan sa board exam, si nominal at ordinal. Ulitin ko ha, para if ever sa October 2, okay, if ever sa October 2, okay, if ever sa October 2, prepared kayo. Si nominal, wala po siyang bearing. Wala siyang weight, wala siyang rank, wala siyang order, walang ibig sabihin yung bawat category. Babae, lalaki, katoliko, hindi katoliko, single, married, nominal lang yon, walang bearing. And pag sinabing ordinal, eto na yung, eto na yung may order, eto na yung may rank. Pero hindi equal yung layo nung bawat isa sa isa't isa. Okay, thank you, Ma'am Jezel Lumbao. Okay, so reviewin ko lang ha, then magbibigay ako ng isa pang topic, then tutuloy natin to tomorrow. Okay, so ulitin ko ha. So sa research muna tayo, sabayan nyo na ako, ito na yung time na mag-drill tayo, okay? So start tayo kay basic at kay applied research, okay? Start tayo, na kayo dyan, mag-prepare na kayo ng sariling dyan, mag-drill na tayo. So after nito, may isa pa akong topic and then tutuloy natin to tomorrow. Thank you so much sa mga nagbigay po ng GCash. Mamaya po babasahin ko po isa-isa yan. And thank you sa mga nagbigay po ng stars. Okay? Sige, basic versus applied. Sino nga ulit dyan yung tinatawag nating pure research? Okay, basic, very good. Sino dyan yung may gusto kang malaman? Okay, basic pa rin, very good. Sino dyan yung may gusto kang makuhang theory? Okay, basic pa rin, very good. Sino dyan yung gusto mong i-widen yung knowledge base mo? Okay, basic pa rin, very good. Gusto mong makasolve ng problem? Okay, very good, applied na yan. Gusto mo na ng solution? Okay, applied na yan. Very good, okay? Next naman, sabihin nyo po kung kwan or quali naman, okay? Kwan or quali, kwan or quali, okay? Number. Okay, kwan. Thank you, Ma'am Vanessa. Kwan, okay? Number, kwan. Numerical. Okay, very good. Kwan pa rin yan. How about sa laboratory? Thank you, Kerlin. Thank you so much, Ma'am Jessil. Again, laboratory, kwan pa rin yan. Okay? How about nangyayari sa field? Thank you, Ma'am Myla. Sa field. Okay, quali na yan. Experience. Okay, quali na yan. Very good. How about phenomenological research? Okay, quali pa rin yan. How about historical research? Quali pa rin yan. How about culture?
quali pa rin yan. Very good. Okay, next naman tayo. Doon tayo sa variable. Oh my God, thank you so much, Sir Don Don Bello. Ang laki ng binigay niya sa GCash. God bless you po. Makakatulong po yan sa amin. Thank you so much. Okay, so ulitin ko ha. Doon naman tayo sa mga variables. O, doon muna tayo sa variable na nakaka-apekto doon sa validity and reliability ng research natin. Extraneous, tinatawag din na intervening. Okay, ulitin ko ha, yung nakaka-apekto, intervening. Thank you, Fred Erwin Bautista. Okay, again, intervening ang tawag doon, or extraneous variable. Okay, o, doon na tayo kay independent at dependent variable. Okay, mahalaga to, okay, mahalaga to. Independent at dependent variable. Huwag niyo kakalimutan ha. Sino ulit dyan yung cause? Independent, so malamang sino dyan yung effect? Si dependent. Okay? Sige nga, magbibigay nga ako ng mga title, tapos hanapin natin kung sino yung independent at sino yung dependent. Okay? Again, epekto ng madaming trabaho ni teacher sa kanyang blood pressure. Epekto ng maraming trabaho ni teacher sa kanyang blood pressure. Ano kaya ang kanyang blood pressure? Independent o dependent? Sige nga, ano kaya ang kanyang blood pressure? Independent or dependent? Ang sagot, dependent. Very good. Siyempre, epekto yon, di ba? Eto naman. How about gusto nating malaman yung relationship ng pagkakaroon ng positive attitude sa success in life? Relationship sa pagkakaroon ng positive... Oy, thank you, Ma'am Maria. Ang laki din ang binigay niya. Positive attitude. Ma'am Maylin, thank you rin. Again, positive attitude sa kanyang success in life. Ang tanong ko, ano doon yung positive attitude? Positive attitude, independent or dependent? Pagkakaroon ng positive attitude, independent or dependent? Ang sagot, independent. Kasi mauna yung positive attitude, tapos magkakaroon na ng magandang success sa buhay. Okay? O, next naman tayo. Ano nga ulit tawag dun sa dalawang uri ng hypothesis? Pag negative, null or alternative? Null. So malamang pag positive siya na si alternative. Pag positive siya na si alternative. Sino ulit doon yung may statistical significance? Si null o si alternative? Sino ang may statistical significance? Ang sagot, null hypothesis. Okay? At sino ang binabanggit sa research? Thank you, Ma'am Christy Ira sa GCash. Again, sino ang binabanggit sa research? Still, null hypothesis. Ano nga ulit yung dalawang types ng error? Type 1 error and type 2 error. Ano nga tatandaan sa type 1? Type 1 RN. Thank you, Dion Carlo, for your pag-GCash. Type 1 RN, type 2 AN. Anong ibig sabihin type 1 error? Ni-reject si null kahit dapat inaccept. Si type 2, inaccept si null kahit dapat ni-reject. Thank you, Janika. Okay, thank you. Okay, next. Huwag niyo kalimutan din yung sampling natin. Ano ulit tawag doon sa representative ng buong population? Ang sagot, sampling. Representative ng buong population, sampling. Anong tawag doon sa dalawang uri ng sampling? Probability at non-probability. Probability sampling, siya yung walang bias. Siya yung lahat may equal chance. Thank you, Norhani. Siya yung lahat pwedeng mapili. And Zedric, thank you. And sino naman yung non-probability? Yung bias. At yung laging lumalabas nga sa word exam, yung sinabi ko na medyo nahirapan yung mga taong bayan noon, yung may kakilala ba siya? Tapos kinanong yung kakilala, tapos nakakilala, nang kakilala. Ano yun? Prob or non-prob? Ang sagot dun ay non-prob. At anong klaseng non-probability sampling yon? Yun ay tinatawag natin na snowballing. Pag di nyo nakita sa board exam yung snowballing, pwede rin siyang tawaging chain sampling, pwede rin siyang tawaging network sampling. Hello sa 22,000 viewers, thank you for watching. For sa mga nagbigay ng stars, maraming salamat, Esperanza. Okay, next topic tayo. Gusto ko lang dugtungan yung lecture ni Vince kanina. Okay? Kasi yung konsepto niya ng assessment for, assessment of, at assessment as learning, tinuro niya siya based talaga sa konsepto ng assessment ng learning. Pero, tandaan nyo, ang Prof. Ed natin, hindi na masyado ngayon nagfo-focus doon sa ganong klase ng tanungan. Okay? Okay, tama yung mga tinuro niya na pag sinabing for, hindi ka pa tapos magturo. Pag sinabing of, tapos ka nang magturo. At pag sinabing as, ito yung sarili mo mismo yung nagtatanong sa sarili mo. Ito yung naputol nung lecture ko sa inyo nung sa
yung ano, all for one, one for all. Okay? So gusto ko lang i-reiterate ha, naglabas mismo ng DepEd order ang Department of Education tungkol sa konseptong yan. Ibig sabihin, sobrang tindi talaga ng effort ng DepEd na talagang palaganapin sa atin, ituro sa atin yung kahalagahan ng assessment for, assessment of, at assessment as learning. Okay? O, thank you. Mamaya babasahin ko po yung mga nagpapajika siya. Medyo pufocus ko muna po tong topic na to ha, para hindi tayo maputol-putol. Alam niyo naman, sabi ni Jacob Kunin, anong tawag sa medyo nadidistract si teacher? Stimulus bounded. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng nabibigay, pero from now on, di muna po ako magbabasa ha. Magle-lecture po muna ako. Mga 5 to 10 minutes na lecture, makinig po muna. Keep the stars coming, keep the Gcash coming. Thank you so much po, pero mag-lecture na ako, okay? Now, ulitin ko ha, may DepEd order na mismong nilabas ang Department of Education. DepEd order, ibig sabihin, batas talaga siya na kailangan nating sundin. Ibig sabihin, inutos na talaga sa ating mga teacher na, hoy, mga teacher, dapat alam natin ang assessment for, alam natin ang assessment of, at dapat alam natin ang assessment as learning. Sige, unahin ko nang alisin si assessment as learning sa utak nyo. Ba't mo siya kailangan alisin? Tandaan nyo, na assessment as learning, hindi si teacher ang gumagawa. Na nalilito ako, bakit ang dami pa rin nagkakamali pag tinatanong yan sa board exam? Pag sinabing as, estudyante gumagawa niyan. Pag sinabing as, ikaw bahala niyan. Pag sinabing as, yung child yung responsible dyan. Pag sinabing as, autonomy yan. Basta pag nakita niyo sa board exam, tinatanong ng bata, natututo ba siya? As yun. Sinabi ng bata, am I learning well enough? As yun. Nagme-metacognition yung child? As yun. Nag-check yung bata kung nakakasabay ba siya? As yun. Tinatanong niya yung sarili niya, nagigets niya ba yung topic? As yun. Basta pag yung bata mismo ang nagtatanong sa sarili niya kung naiintindihan niya ba yung topic? As yun. At yun yung laging nire-reiterate sa atin ni Sir Carl, yung metacognition. Bago kayo sumagot ng kahit na anong sagot nyo sa board exam, tanungin mo kaya yung sarili mo, tama ba yung sagot mo? Tama ba yung nasa isip mo? Okay ba tong sinasagot ko? Tama ba itong sagot ko sa tanong? Na bibigyan niya ba ng response yung question? Am I answering the question? Yun. At ang tawag doon ay assessment as learning. At hindi to alam ng karamihan. Ang assessment as learning ay kaparehong-kapareho lang ng konsepto ng metacognition. So pag nakita nyo sa board exam ang metacognition, ang isipin nyo kaagad ay assessment as learning. Okay? Assessment as learning. Now, punta na tayo kay for at of. Okay? Now, sa DepEd order na yan, I think tama yung nag-comment, yung DepEd order series number 8, number 8 series of 2015. Pag sinabing formative, ang pinaka-focus daw talaga nila dyan. Pag sinabing for learning, ang pinaka-focus daw talaga dyan, formative. At please, huwag niyo ito kalimutan. Pag sinabing formative, continuous. Hindi pwedeng one time lang daw. Nireiterate dun sa DepEd order na yon na dapat tuloy-tuloy siya, hindi siya titigil, continuous siya, hindi lang siya one time. Okay? Ibig sabihin, series siya, tuloy-tuloy siya, maraming beses siyang mangyayari. Yun yung konsepto ng assessment for learning. Okay? And yung assessment of learning, konsepto naman dyan, summative naman. Okay? Ito na yung dulo. At huwag nyo kalimutan na hindi lang ito pang teacher. Okay? Ang assessment of learning ay hindi lang daw pang teacher. Lahat ng stakeholders, pati community, pati mga principal, pati si governor, lahat po. Okay? Yun po si assessment of learning. Okay? Wait lang ha, bigyan niyo ako ng 15 seconds. Okay, ayun. So, sana ma-master niyo si assessment for, assessment of, and assessment as. Okay? Since meron pa naman tayong mga 10 minutes, sige, banggitin ko sa inyo yung konsepto ng validity at reliability na hindi na lang more on doon sa validity at reliability. Tandaan nyo, meron tayong apat na uri ng validity. Ano yung apat na uri ng validity na yan? Meron tayong tinatawag na construct validity, meron tayong tinatawag na content validity, meron tayong tinatawag na face validity, at meron tayong tinatawag na criterion validity. Pero sige, baka hindi pa kasi alam ng mga ibang nandito kung ano yung validity at reliability. Ulitin natin ha, for their benefit ha. Pag sinabi po nating validity, makinig po kayong mabuti, lalo na sa hindi pa nakakaalam, validity means that the material measures what it intends to measure. Sa Tagalog, madali lang, kailangan yung test na yan, yung instrumento na yan, yung material na yan, masukat ang dapat masukat.
Okay? Kunyari, kumuha ka ng weighing scale kasi gusto mong malaman kung gaano siya kabigat. O di tama yung ginawa mo. Bakit? Yung weighing scale is a valid instrument because the weighing scale will measure what you intend to measure. Okay, gets? Yun ang ibig sabihin ng validity. Now, ano naman yung reliability? Yung reliability, gusto mong malaman yung consistency ng result na ibibigay nung instrument na yon. Kunyari, nagbigay ka ng instrument ngayon, nagbigay ka ng test ngayon, nagbigay ng score yung test na to ng mataas. Nung inulit, mataas ulit. Nung inulit, mataas ulit. Nung inulit, mataas ulit. Anong sinasabi sa'yo nito? Maganda yung binibigay mong instrument. Bakit maganda yung binibigay mong instrument? Kasi nga, nagpipakita siya ng consistency ng result. Now, mahalaga bang valid ang instrument? Yes. Mahalaga bang reliable ang instrument? Yes. Pero anong mas mahalaga sa dalawa? Ang sagot doon, validity. Sige nga, sa mga CBRC na, sa mga matagal na, sa mga nagre-review na dyan sa CBRC, ano ang totoo? I-chat nyo nga para pampagising. A valid test is always reliable or a reliable test is always valid? Check nga natin kung nandyan pa kayo. Ano ba ang totoo? A valid test is always reliable or a reliable test is always valid? Ang sagot, a valid test is always reliable. Tandaan nyo ha, ang tama doon, a valid test is always reliable. Now, ano ibig sabihin nun? Wala tayong masyadong pakialam sa reliability kung hindi rin naman siya valid. Ibig sabihin, anong silbi ng consistent kung hindi rin naman niya nasukat yung dapat niyang masukat? Pero, once na valid yan, automatic dapat reliable yan. Okay? Now, isa-isahin natin. So, try ko lang ipaintindi sa inyo ha. Kung di naintindihan, sige, medyo idasal na lang natin na huwag lumabas salit. Pero malay nyo naman, maintindihan natin, di ba? Meron tayong tinatawag na construct validity. Meron tayong tinatawag na content validity. Meron tayong tinatawag na phase validity. At meron tayong tinatawag na criterion validity. Ulitin ko ha, construct, content, phase, at saka criterion validity. Now, sino ba si construct? Tandaan nyo na lang yung word na concept. Okay? Tandaan nyo na lang yung word na concept. Pag sinabing construct, eto bang test na to ay na-measure niya yung concept na dapat niyang i-measure. Okay? Pag sinabing construct validity, na-measure ba ng test na to yung concept na dapat niyang i-measure? Now, sino naman si content? Si content, tandaan niyo yung word na fully. O sige, the two words na lang, fully representative. Ito yung medyo madaling intindihin kasi pag sinabing content, ito yung laman, di ba? Pag sinabing content, ito po yung laman. So, tignan niyo ha, content, fully representative. Content, fully representative. Tanungin mo yung sarili mo, ito bang test na to, fully niya bang nare-representa yung dapat niyang mini-measure? Ulitin ko ha, si construct, yung konsepto, tanungin mo yung sarili mo, yung bang test na binibigay mo, nami-measure ba niya yung concept na dapat niyang i-measure? No. Si content naman, ito bang test na to ay fully nare-represent niya ba yung dapat niyang i-measure? Okay? Now, si phase, medyo from the word itself na lang yung tandaan nyo, yung face, yung appearance. Ito bang test na to, okay? Ito bang laman ng test na to ay yung appearance niya ba ay tama ba doon sa dapat mong i-measure? Yung itsura, from the word itself, face. And yung criterion, okay? Dito papasok yung criterion na me-measure ba niya yung outcome. Okay? Na me-measure ba niya yung outcome na dapat niyang i-measure. Ulitin ko po ha, medyo mahirap po talaga to. Actually, kahit ako, nung inaaral ko to, muntik ko nang sinabi sa sarili ko na huwag na nating aralin to, Prince. Idasal na lang natin na huwag lalabas. Pero, try ko pa rin aralin kasi baka lumabas. Actually, di naman siya lumabas nung batch namin. Pero malay nyo, lumabas. Uy, thank you, Ma'am Claude Denise. Malay nyo, lumabas. So, at least prepared pa rin kayo. Share ko lang ha. Ang difference ng top-notcher at passer, hindi talaga masyadong malayo yan. So, kung nangangarap kayong maging top-notcher sa board exam, medyo may mga topics talaga na hindi nyo bibitiwan eh. Talagang
itatry nyo pa rin aralin, lalo na pag feeling nyo na aral nyo naman na yung karamihan ng dapat nyong maaral, huwag nyong bibitiwan yung mga ganitong klase ng topic. Ulitin ko ha, pinag-uusapan kasi natin validity at reliability. It measures what it intends to measure, validity, consistency, reliability. Pero sabi ko sa inyo, walang masyadong halaga yung reliability na yan, mas mag-focus ka doon kay validity. Kasi nga, a valid test is always reliable. So ulitin natin ha, si construct validity, tanungin mo yung sarili mo, yung test ba na yan, na me-measure niya yung concept na dapat niyang i-measure. Konsepto, di ba? Si content validity, yung buong test talaga. Ito bang test na to? Ito bang measurement na to? Ito bang instrument na to? Fully representative ba talaga ng dapat niyang mini-measure? Si face validity, yung mismong itsura ng test, yung appearance niya on its face, parang ganon. Valid on its face. Valid valid on its appearance, 'di ba? Tatanungin mo 'yung sarili mo, yung laman ba ng test na 'to ay yung appearance niya suitable ba doon sa dapat niyang i-measure, and si criterion, dito papasok 'yung outcome. Okay? Dito papasok 'yung outcome. Now, meron tayong tinatawag na mga threats to validity. Okay? Meron tayong mga tinatawag na threats to validity na medyo na-discuss ko sa face-to-face to. So, sa mga nakakaalam, reviewin na lang natin, tulungan natin yung mga classmates nung hindi to alam. Now, pag sinabing threats to validity, actually hindi lang siya sa validity, pati siya sa reliability, although ang binabanggit na lang talaga lagi is validity. Pag sinabing threat to validity, pwede kasi itong mag-cause na yung result nung test natin, yung result ng measurement natin, hindi nakapanipaniwala, hindi na valid, hindi na reliable, hindi na tama, hindi na accurate. Example, pinag-aaralan ko siya, pero dahil favorite ko siya, kahit ano nang gawin niya, maganda man or pangit, mataas yung bibigay kong grade sa kanya. O kaya, ayoko sa kanya, kahit ano pang ipakita niya, bibigyan ko siya ng mababa. Ano ba yung mga yon? Unahin na natin yung tinatawag natin na halo effect. Okay, alam kong alam na lang ibang nagre-review sa CBRC to. Ano bang ibig sabihin ng halo effect? Isulat niyo na lang, binigyan mo siya ng high score. Binigyan mo ng high score kasi meron kang positive experience sa kanya noon. Binigyan mo siya ng mataas na grado kasi meron siyang magandang nagawa sa kanya noon. Sulitin ko, binigyan mo siya ng high grades regardless of the performance. Okay? Sulitin ko, pag sinabing halo effect, binigyan mo siya ng high grades regardless of the performance. Example, pag nanonood kayo ng Your Face Sound Familiar, tapos nagagalit kayo kay Sharon Cuneta, kasi kahit hindi naman talaga magaling yung ibang kumakanta doon, binibigyan pa rin niya ng mataas na score, ang tawag doon halo effect. Halo effect kasi siguro kaibigan niya yung artistang yon, favorite niya yung artistang yon, so regardless of the performance of that artista, binigyan niya ng high grades. Ang tawag doon ay halo effect. Halo. Anghel, 'di ba yung anghel may halo sila? So tingin mo sa kanya magaling, tingin mo sa kanya okay, tingin mo sa kanya positive. So kahit hindi talaga siya magaling, binibigyan mo siya ng mataas na score. Ang tawag doon, halo effect. May kabaligtaran 'yan. Ano yung kabaligtaran niya? Yung tinatawag natin naman na horn error. Sino naman yung horn error na tinatawag natin? Etong horn error naman po, baliktarin niyo lang po ano? Baliktarin niyo lang po yung halo effect. Si horn error, binigyan mo siya ng low grades regardless of the performance. Again, regardless of the performance. Kumbaga, magaling siya. Pero sabi mo, kahit magaling siya, galit ako sa kanya, kaya bibigyan ko rin siya ng mababang score. Ang taas-taas talaga dapat ng grading niya, pero dahil may negative experience sa kanya, bibigyan mo siya ng low grades. Ang tawag dyan ay horn error. Ulitin ko ha, tawag dyan ay horn error. Now, ano naman yung tinatawag natin na central tendency error? Si central tendency error, ang tendency natin, magbigay tayo ng hindi mataas, hindi mababang score, kundi average na scores. Ano ibig sabihin ng average na score? Gitna lang. Average lang. Okay? Ibig sabihin, magaling man siya, di man siya magaling, regardless ng performance niya, binibigyan mo siya ng 8 over 10 lang, 7 over 10 lang, 6 over 10 lang. Ganun lang kasimple. Okay? Yan po ang ibig sabihin po ng central tendency error. Okay? So, ulitin ko ha. Kunyari, binigyan mo siya ng mataas, pero hindi naman talaga siya deserving sa mataas. Gusto mo lang siya kasi, maganda kasi yung impression mo sa kanya.
halo effect tawag doon. Binigyan mo naman siya ng mababa, kahit magaling talaga siya, horn error naman. Hindi horn effect, horn error, okay? Halo effect, horn error. So, low score. And kapag binigyan mo siya ng average score, ang tawag lang doon ay central tendency error. Okay? Ang tawag lang doon ay central tendency error. Ito, lumabas to sa let dati. O, makinig mabuti ha. Bigyan ko nga kayo ng konting time to think. Huwag kayong magre-research ha. Ano naman tawag dito? The student knows that he is being evaluated, kaya niya iniiba yung performance niya. The student knows that he is being evaluated, that's why iibahin niya yung kanyang performance. Sige nga, ano isasagot niya dyan? Sige nga, bigyan ko nga kayo ng time. Tapos mag-shoutout nga ako sa mga nagbigay ng... Much po sa mga nagbigay po ng GCash. I-shoutout ko po kayo lahat mamaya sa ano ko sa Facebook po. Pasensya na hindi ko magawa dito kasi ginagamit ko rin yung phone sa live. Thank you so much po sa mga nagbigay ng stars. So tomorrow po, magkikita-kita po ulit tayo. Hindi pa po ako tapos pero sinasabi ko lang po na tomorrow. Meron pa pong isa pong top-notcher na kasama ko na naman. And then magbibigay na naman po ako ng lecture. Maraming salamat po. Malaki pong ibibigay na tulong nito. Ang lolo ko po ay sabi ko nga na hospital. Actually, na-diagnose siya ng liver cirrhosis, and you know naman na ang liver cirrhosis, pag end stage na medyo, hindi na talaga siya gagaling. Pero at least, napa-hospital namin siya, napatanggal namin yung water sa kanyang baga, and hindi siya agad kinuha sa amin ni Lord. So yun, thank you so much sa mga tumulong, malaking tulong po yan, maipapadala ko po yan sa kanila sa Bicol. Thank you so much po. Okay? Okay, so ang sagot po dun ay Hawthorne Effect. Okay? Ang sagot po doon ay Hawthorne Effect. Okay? Sige. Now, pa-heart nga po sa mga hindi po reviewin ng CBRC dyan. Pa-heart po. Mag-heart react kayo. Heart react. Heart react sa mga hindi reviewin ng CBRC. Heart react. Ayan, ang dami. So, ibig sabihin po, marami po dito ngayon na wala po talaga sa CBRC. And sige po, tulungan po natin sila. Wala naman po sigurong mawawala sa atin kapag po tutulungan natin sila, no? So, sa mga reviewers na po ng CBRC, ito pong drill ko po. Alam ko pong alam nyo na po, sasabayan nyo po sila. Tutulungan natin sila para at least alam nila. Pwede namang pumasa kayo, napapasa rin sila, no? Pwede naman tayong magtulungan. Thank you, Ma'am Laika, sa pa-GCash. Okay? So, magpapadrill po ako mga ilang minuto po. Sabayan nyo na lang po ako. Okay? Pumikit ka dyan. Pakinggan mo nang mabuti itong sasabihin ko. Tanungin mo yung sarili mo kung naalam mo na itong mga topic na to. Okay? Sige. Gusto kong daanan ng malala. Mabilis lang, mga 5 minuto lang. Lahat ng batas po sa let. Okay? Dapat alam nyo to. So, sa mga nasa CBRC, alam kong alam nyo na to. Sa mga wala sa CBRC, this is for you. Okay? Okay. Thank you so much, Ma'am Joanne, sa pa-GCash po. Okay. Ano nga po ulit ang pinakamahalagang batas sa let? Ang sagot, RA 7836. Huwag nyo kakalimutan yan. Hindi yan nawawala sa let. Pinakamahalagang batas, RA 7836. Again, 7836. Na in-amend ng RA 9293. Anong ibig sabihin ng amendments? May changes lang. May changes lang. Ibig sabihin, meron pa rin naman yung RA 7836, in-amend lang ng konti ni RA 9293. Okay? Now, sagutin nyo ako. Ano nga ulit yung nagsisilbing prerequisite for employment? Let. Ano ulit yung nagsisilbing prerequisite for employment? Let. Para masiguradong competency teacher? Let. Para makapagsabayan sa ibang professional? Let pa rin. Para masiguradong si teacher ay prepared? Let pa rin. As a prerequisite for employment? Let pa rin. Laging lumalabas ang let sa let. Actually, sa October 2, 2022, sure ako dyan, isang tanong ang sagot dyan, let. Okay? Mag-yes or no kayo. Pwede bang mag-let ang isang natural-born na Filipino citizen? Yes. Pwede bang mag-let ang isang naturalized na Filipino citizen? Yes. Sa madaling salita, pwede bang mag-let ang isang Filipino? Yes. Pwede bang mag-let ang convicted ng isang krimen? No. Pwede bang mag-let ang isang taong nahatulan ng isang kasong murder? No. Dapat ba ang maglilet may good moral character? Yes. Pwede bang maglet bachelor's degree ng education? Yes. Pwede bang maglet associate degree ng education? No. Pwede bang maglet diploma degree? No. Pwede bang maglet any bachelor's degree? Yes. Basta at least ilang years na course? 4. At least ilang prof ed units ang kukunin bago mag-take ng let? 18. Para pumasa ang ratings, dapat at least
75. Pag pumasa ka na, anong unang gagawin? Mag-take ng oath. Anong oath taking? Optional or required? Required. Mandatory or voluntary? Mandatory. Forever ba ang lisensya mo? No. Ilang years lang ang license? Sumabay kayo ha. Ilang years lang ang license natin? 3 years. Kailan siya eksaktong araw mag-expire? On our birthday. Pag nag-expire, kailangan bang iparenew? Yes. May requirement ba for renewal? Yes. Ang tawag doon? CPD. Continuing Professional Development. Dati, ilang hinihingi ng batas? 45 units. Ngayon, ilan na lang muna? 15 units. Ano ang CPD? Required or optional? Required. Kasi once a teacher, always a student. Ibig sabihin, lifelong learning. Okay? Ibig sabihin, lifelong learning. Inactive ka ng teacher pag ilang taon ka nang hindi nagtuturo? 5 years. Question, pag inactive ka ng teacher, teacher ka pa rin ba? Yes. Pero pwede ka bang bumalik agad-agad sa pagtuturo? No. Magtitake ka muna ng anong course? Refresher. Refresher course. Ilang units ng refresher? 12. Sa 12 units na yan, ilan dyan ang pedagogy? 6. Ilang content course? 6. Kaya nga for a total of 12. Ang isang LPT, pwede bang mag-take ng periodic merit exam for teachers? Yes. Pwede rin bang hindi? Yes. Okay? So ano lang siya? Optional or required? Optional. Every ilang years tinitake ang periodic merit exam? 5 years. Ilang exam yan? 2. Isang oral at isang written. May bayad o free ang periodic merit exam? Free. Hanggang ilang takes lang yan? 2 takes. Dalawang bagsak, tanggal ba license mo? No. Naipasa mo, pwede ka bang ma-promote? Yes. Pwede ka bang mabigyan ng scholarship pag naipasa mo? Yes. Anong development makukuha mo sa periodic merit exam? Personal o professional? Professional. Pansarili o pamprofesyon? Pamprofesyon. Pwede bang magturo kahit hindi umabot ng 75? Yes. Anong tawag sa mga teachers na yan? Para-teacher. Ano ang grade ng para-teacher? 70 and above or below 75? Huwag niyo kalimutan to ha. 70 and above. Tantanan niyo yung below 75 na yan. Ulitin, ano ang grade ng para-teacher? 70 and above. Forever ba silang para-teacher? Hindi. Ilang years lang ang validity? 5 taon. Sa school, 2 years. Pwedeng ma-extend. 2 years ulit. So parang sa school, 4 na taon lang. Sila ba ang mamimili kung saan sila ma-assign? No. Sinong mag-a-assign? Kay para-teacher? DepEd. Katulong ng anong region? ARMM. Ilalagay ba sila sa lugar na marami ng teacher? No. Ilalagay ba sila sa city? No. Ilalagay ba sila sa remote areas? Yes. Pwede na bang magturo si Manny Pacquiao kahit wala siyang license? Yes. Ano ibigay sa kanya? Special or regular permit? Special permit. Temporary yun o permanent? Temporary. Bakit? Isa siyang expert at siya ay nag-gain ng international recognition. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po. Thank you so much po sa mga nagbigay po ng stars. Baka may gusto pa pong humabol. Sa mga may questions, sige po, I'll give you 1 to 2 minutes po para po makapag-tanong. So, makikita-kita pa po tayo tomorrow. Thank you so much po. Salamat po talaga sa mga nagbigay po ng GCash. I-shoutout ko po kayo lahat mamaya or bukas po ng umaga sa aking Facebook with your names po. Maraming salamat po talaga. Thank you so much. Again, thank you po ulit. Ayan, thank you kay Ma'am Jonna. Nagpahabol po siya. Thank you so much. Thank you, Ma'am Mariel. Thank you so much. Maraming salamat po. Bukas po, mas marami po tayong aaralin. Sana po, wag niyo na pong i-share po yung mga naaral niyo po sa mga Facebook pages po. Sarili ninyo na yan, no? So, yan na yung magiging advantage nyo sa iba. Salamat po sa mga nagpapahabol. Tomorrow po, meron pa po tayo. Maraming salamat po talaga. Especially po sa mga nag-send po ng stars and GCash. Thank you so much po. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Ayan, ang dami pa humahabol. Maraming salamat. Shout out. Thank you, Ma'am Christina. Humabol siya ng GCash. Thank you so much. Ma'am Jenny Lynn, thank you. Thank you, Richelle. Thank you so much. Oh my God, ang bait nyo.
See you ulit to Ma'am Bending. Thank you so much. Sinisipon ako pero laban lang. Thank you so much. Thank you sa mga humahabol. Thank you so much. Bye-bye po. Magpahinga na po tayong lahat. I'll see you tomorrow. Thank you so much. Jomaira, thank you. Honey, thank you so much. Jetch, Jonaline. Uy, Marife, thank you so much. Abigail, thank you so much. Ma'am Eileen, thank you po. Thank you rin po. Ma'am Eldian, thank you so much. Okay, I'll... Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. Ay, may pahabol pa si Ma'am Marlene. Thank you so much. Thank you, Chari. Pahinga na po yung iba. Mary Jane, thank you so much. Ayan. Huwag niyo kalimutan yung research. Promise, pag lumabas yan, top notcher kayo. Kasi kayo lang nakakaalam yan. Noemi, thank you so much. Thank you so much. Yan, thank you. Ayan, maraming humabol. Beverly, thank you. Mayloween, thank you so much. Denaline, thank you so much. Karen Gay Factor, thank you po. Thank you. Aiko, thank you. Top the lead po. Ayan. Kunyari na lang, tinatasan ko yung mga lapis nyo. Maraming salamat po. Bye-bye po. Catherine, thank you so much. Thank you, Ma'am Marite. See you tomorrow. Pahinga na po tayo. Shena, Teresa, thank you so much. Ann Villamore, Bibian, thank you. Ayan, pahinga na po tayo. Bukas, mas marami po. Thank you, Noel Daphne. Thank you so much. Thank you, Jesha. Pahinga na tayo. Carol, thank you, Jesha. Thank you, Hanilyn. Thank you, Ma'am Shane. Pahinga na po tayo. Shiza. Actually, kayo lang magpapahinga. Mag-aaral ako ng civil law. Thank you, Jason Balunan. Thank you po, Arian. Thank you, Carmela Amparado. Thank you so much, Marinette. Thank you so much. Bye po. Thank you. Ayan, meron pa humahabol. Thank you. Ayaw malis ng iba. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Bye-bye po. Eto na talaga. Bye-bye. Tap the light. Bye-bye.